A pleasant Tuesday morning sa inyo mga ka-forever. Walang limit ang mga pangarap dahil kahit mga between ay pwede nang maabot. Dapat lang nating buksan ang ating puso at isipan at maging open sa change. And with the aid of science and perseverance, nothing is impossible. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your most comprehensive real-time authority on the latest weather and science updates. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, alas 11 ng umaga. At sa pagpasok nga ng bagong taon, level up na rin ang DOSTv. Dahil ngayong araw, we are going to talk to a real Filipino spaceman. Usabang Philippine Space Agency ang ating episode for today, kaya tumutok lang dito sa DOSTv. Alam kong excited na ang lahat sa ating topic ngayon, pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon sa araw na ito. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja, para sa ating ulat panahon. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Ngayong araw po ng Martes, meron tayong binabantayan na sama ng panahon or low pressure area sa western portion ng Mindanao. Kanina pong alas 4 ng umaga ay namata ng LPA 70 kilometers east-northeast ng Zamboanga City. Base po sa ating analysis ay mababa naman ang tsansa na ito yung maging isang bagyo or tropical depression. In fact, posible rin po itong malusaw within the next 24 to 36 hours habang ito ay nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, meron din tayong dalawang weather system na binabantayan. Una na po dyan ay ang tail end ng cold front o yung salubungan ng northeast monsoon at ng easterlies. Affecting po yan dito sa Visayas. At ito po yung nagdadala ng pag-ulan simula pa kahapon. At dito naman po sa Luzon, asahan pa rin ang epekto ng northeast monsoon or amihan. Silipin muna natin ang magiging epekto ng amihan sa Luzon, kung saan mapapansin po natin pinakamagiging maulap ngayong araw sa Cagayan Valley, ganyan din sa Aurora, Quezon Province, at maging dito rin po sa Bicol Region and Mimaropa, apektado ng amihan. So asahan po, bukod sa maulap na kalangitan, ay meron ding aasahan na may hinang pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan naman ang bahagyang maulap at minsan ay maaraw na kalangitan. Posible lamang ang mga panandaliang may hinang pag-ulan or pag-ambon. Silipin naman natin ang magiging weather for Visayas and Mindanao, kung saan mapapansin po natin pinakamakakapalang kaulapan dito sa may Eastern Visayas. Ganyan din sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at lalawigan ng Bohol. So within the next 24 hours, bukod po sa maulap na kalangitan, ay asahan din ang mga nasabing lugar ang moderate to occasionally heavy ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog na posible magdulot ng flash flood sa mga low-lying areas or pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Sa natitirang bahagi ng Visayas at ganyan din sa natitirang bahagi ng Mindanao, magiging maulap din po ngayong araw at aasahan din nila ang mga pag-ulan na mahina hanggang katamtaman at posible rin ang pagkidlat pagkulog. Ngayon, silipin naman natin ang ating magiging weather and temperatures ilang key metros ng ating bansa. Sa Metro Manila, asahan po ngayong araw at bukas ang maaliwalas pa rin po na panahon dahil yan sa northeast monsoon or amihan at mas lalakas pa ito pagsapit ng Thursday. Asahan po ang temperatura 21 hanggang 30 degrees Celsius ngayong araw. Bukas naman, 22 hanggang 29 degrees. At pagsapit ng Thursday, maring umabot sa 21 degrees ang minimum temperature. Silipin naman natin ang magiging weather for Baguio City. Sa mga nagbabakasyon po sa Baguio, asahan ngayong araw ang magandang panahon at posible lamang ang mga panandaliang pag-ambon. Pagsapit naman ng Wednesday at Thursday, makakaranas sila ng mahihinang pag-ulan habang lumalakas ang hanging amihan. Sa ngayon po at hanggang sa Thursday, asahan ang pinakamababang temperatura na maaaring umabot ng 11 degrees Celsius lamang. At ang maximum temperature ngayon at sa Thursday, 21 degrees at bukas naman, 22 degrees Celsius. Ngayon dumako naman po tayo sa ating mga kaigsuonan sa Metro Cebu. Usa nakakaranas po sila simula pa kahapon ng mga pag-ulan. Moderate o at times heavy po ng mga pag-ulan na mararanasan ngayong araw at light to moderate rains naman pagsapit ng bukas hanggang sa Thursday. Temperatura natin, 23 hanggang 27 degrees Celsius lamang ngayong araw, 24 hanggang 28 naman bukas, at pagsapit naman ng Thursday, maring umabot lamang hanggang 29 degrees Celsius. At finally, sa mga kaigsuonan po natin sa Metro Davao, asahan din ang maulap na kalangitan, dulot po yan ng tail end ng cold front. At asahan din sa kanilang lugar
ang light to moderate rains and isolated thunderstorms. Temperatura natin 24 hanggang 33 degrees Celsius ngayong araw at pagsapit naman ng January 18, 25 hanggang 33 degrees Celsius at pagsapit naman po ng Thursday 24 hanggang 32 degrees Celsius. Meron pa rin po tayong gale warning dahil sa amihan at mas maraming lugar ang apektado ng matataas na pag-alon. Kabilang na po dyan ang Batanes, Calayan, Northern Coast of Ilocos Norte, gayon din sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, kabilang na ang Polillo Island, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang na ang Burias and Tikau Islands. Meron din po tayong gale warning sa Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Palawan, meron din po sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Provinces, at meron din po tayong gale warning sa Cebu, Bohol, Siquijor, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, at hanggang dito po sa may dinagat province, Surigao del Norte, kapiling ng Siargao Island at Surigao del Sur, ay meron po tayong umaabot dyan ng mga pag-alon from 3.4 hanggang 4.5 meters. So hanggat maaari po ay bawal muna na pumalaot ang ating mga kababayan na may maliliit na sasakyang pandagat dahil po yan sa amihan. Silipin naman natin ang ating magiging sunset and sunrise. Si Haring Araw ay lulubog muli 5:47 ng hapon. At muli itong sisikat bukas, 6:25 naman ng umaga. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estarehan na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Magandang umaga po. For unexclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's Mr. Elmer Caringal for our flood and water level advisory. Maraming salamat, Ms. Jel, at magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOSTv. Dam update po tayo dito sa mga minomotor nating major dam dito sa Luzon area as of 6 a.m. today. Una, yung Angat Dam, ang present elevation niya is 214.18. Meron siyang halos 2.18 above the normal high water level na 212. Kahapon, ang kanyang elevation is 214.16. Meron siyang bagyang pagtaas na halos 0.02 meters. At para naman dito sa Rogel Dam, ang present elevation niya is 279.26. Mababa po siya ng halos 0.74 dun po sa tinatawag din nating normal high na 280 meters. Gayun din para naman sa Pantabangan Dam, ang kanyang present elevation is 205.15. Galing siya sa 205.27 kahapon at meron siyang halos bagyang pagbaba na 0.12 meters. Meron pa rin siyang 15.85 meters para ma-reach niya yung normal high water level na 221 meters. At para naman sa Magat Dam, ang present elevation niya is 192.98. Galing siya sa 192.53 kahapon at meron siyang bahagyang pagtaas na halos 0.45 meters, subalit malayo pa rin, meron na lang po siyang 0.02 meters para ma-reach niya yung tinatawag nating normal high na 193 meters. At para naman doon sa minomotor nating major river basin dito rin sa Luzon area, like yung Pantabangan, Agno, Bicol, Cagayan, at yun nga pong Pasig Marikina River Basin, wala po tayong babala na posibleng pagtaas dito nga po sa mga nabanggit nating mga river basin. Gayun din para naman po dito sa flood advisory, dito nga po sa Bay Region, meron pa rin po tayong issuance or babala dito po sa posibleng pagbaha or pagtaas ng mga ilog natin dito po sa Region 6, Western Visayas. At para naman po dito sa Region 7, meron na po tayong mga reported na binabaha, particular po dito sa province of Cebu. Gayun din dito naman po sa Eastern Visayas, meron na rin po tayong reported na pagbaha dito po sa province ng Leyte, particular dito sa Tacloban at dito nga po sa Palo. At para naman dito sa Mindanao area, like dun sa Region 9, meron na rin po tayong reported na malakas na pag-ulan
at binabahan na rin po itong Dipolog City. Ngayon din para naman po dito sa Region 10, Northern Mindanao, meron na po rin po tayong reported na binabaha, particular po dito sa Cagayan de Oro Province, Municipality, plus yun nga pong Ipunan, meron na rin po tayong reported na nag-overflow na po itong Ipunan River. At para naman po dito sa Caraga area, nagbigay na rin po kami ng warning sa posibleng pagbaha at saka doon po sa mga mountainous area na posible rin pong magkaroon ng landslide. Yan muna ang latest gelat mula pa rin dito sa Flood Forecasting Center ng PAGASA, DOST, Hydromet Division. Ako si Elmer Caringal, nag-uulat. Kung dati sa pelikula lang natin napapanood ang mga spaceships at space exploration, ngayon ay isa na siyang posibilidad na pwedeng mangyari dito sa bansa natin. And through the National Space Development Program of the Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, or DOSTv SURED, patuloy ang pag-unlad ng space science ng bansa. The Philippine Space Act of 2016 has been filed in the Senate and lower house for the establishment of centralized Philippine Space Agency, and roadmaps for future space development are being created. Thank you to NSDP. Pero, is it really time for the Philippine Space Agency? At para magbigay pa ng linaw sa good news na ito, makakausap po natin ang one of the only three astrophysicists in the country. He is the program leader of the National Space Development Program, or NSDP, under the Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development. And aside from that, siya rin ang focal person ng Science Education Institute, or DOST-SEI's Philippine Space Education Program. Mga forever, it is an honor to welcome Dr. Rogel Marie Sese. Good morning, sir. Hi, good morning. Ng DOSTv. Ayan, sobrang interesting at excited na talaga yung ating mga televiewers. Syempre, topic natin ngayon talagang space. About space, yes. Okay, tell us more about Philippine Space Agency. Ano ba talaga magiging benefit natin having our own space agency? Okay. So, yung Philippine Space Agency kasi, ito yung pinupush ngayon ng DOST para maging isang bagong ahensya ng gobyerno, kung saan ito yung mag-handle ng lahat ng space-related matters ng Philippine government. Kasi, as of now, we have a lot different agencies na nagko-conduct ng mga activities regarding space using satellite imageries, pero hiwa-hiwalay silang lahat. So, walang coordination, walang cohesive, kumbaga, roadmap or direction or strategy. So, through the Philippine Space Agency, the idea is to centralize everything to one agency, and then ito na yung magbibigay ng serbisyo sa lahat ng ahensya ng gobyerno, not just with DOST, but even other departments na anytime they need space service or information, doon na lang nila kukunin. Tapos, ipro-provide na ng libre ngayon sa mga government agencies natin. Libre? Yes. But as of the moment, may binabayaran talaga? Hindi, kasi tayo ngayon, ang ginagawa natin is different agencies purchase it separately. So, minsan, nangyayari is padalawang agency, same set of images yung binibili. Kasi may mga licensing agreements and ganon. And of course, that entails a lot of cost, and we know that satellite imagery is not cheap, di ba? Mm-hmm. So, ito is it's a way of optimizing our operations ng Philippine government when it comes to space programs or space utilization. Pero sa ngayon, kasi kasalukuyan, ano yung estado ng space agency natin or ating... So, right now, wala pa kasi tayong space agency, di ba? Yun nga yung pinupush nung dalawang Resolution, bills. Yes. Yung dalawang bills, isa sa Senate, isa sa Congress. Mm-hmm. And para magkaroon tayo ng ganun. So, right now, DOSTv SURED is trying to harmonize everything, and we do that through the NSDP. Although we don't function as an office talaga, kasi nga, we're a program. So, our part of our task is to coordinate all the different activities of space-related activities of the government and make sure na ano yung magiging roadmap natin in the future. Kasi we know that space is not something na you don't go through to it lightly. Eh. Kailangan planado yung mabusisi siya, planado. Kasi we're talking about a significant investment to Philippine S&T.
So ikaw bilang astrophysicist, ang tinututukan niyo talaga as in buong kalawakan. Yes. So ako personally, I'm an astrophysicist. So my work talaga is to understand the nature of the universe. Yeah. So kumbaga, yun yung trabaho ng isang astrophysicist. But at the same time, we also realize that there are a lot of space technology that is currently available that can be beneficial to the Filipino citizens. Yun nga lang, ang nangyayari hindi usually aware ang mga tao na uy, galing pala tong space technology research. Kasi when we talk about space, it's always about space exploration, yes, going to Mars, going to Moon, di ba? Pero without knowing that, for example, the CT scans that we use in our hospitals right now, these are actually developed from space technology. So ito yung mga offshoots na nangyayari or nagagawa na yung mga tao, because of its ubiquity, hindi na siya napapansin or hindi na ko-connect. So merong ganung kumbaga parang disconnect between space can provide and what people understand about space. Kanina nabanggit niyo na yung mga bills. Yes. Nasa lower house and yes, sa upper house. So ano yun, sir? So we have actually 4 bills filed in the upper house. The first is the House Bill 3637. Mm-hmm. Which is filed by Congressman Erico Aristotel Ayumentado and Sir Frederick Halosos, kasi si Congressman Ayumentado yung SNT committee chair for the lower house. And then we also have Senate Bill 1211 which was filed by Senator Bam Aquino. Siya naman kasi yung counterpart noon. And then over the past few months since it was filed, it was first filed in September and October respectively. Last year lang. There were other congressmen and senators na nag-file din ng separate na bills. Actually, it's almost the same talaga, mm-hmm, yung itsura. Showing that, so this shows that there's significant support in the House and in the Senate. Kasi hindi naman namin nakausap yung mga congressmen and senators. But then they saw the merit in having a Philippine Space Agency and having our own space policy. Kasi yung space policy yung magdidirect kung ano yung patutunguhan natin in the next 10 years, kumbaga, mm-hmm, when we talk about space. So, ang estado na ngayon ito? So it's up now for reading. I think within this month, it's going to be read by the House Committee on Government Reorganization, mm-hmm, headed by Congressman Abad of Batanes. And hopefully, maging tuloy-tuloy na talaga itong pag-file or pag-create ng Philippine Space Agency, yung pag-legislate natin. Kasi nahuhuli na talaga tayo. When we talk about space, usually ang inisip natin nasa Japan, mm-hmm, Europe. But when even within our neighborhood, within the ASEAN, medyo nahuhuli na tayo in terms of space assets. Like, in terms of space infrastructure, mga satellites natin sa space, we're number 7 out of 10 ASEAN countries. Oh, okay. Yes. We only have one microsatellite, which was Diwata. Diwata, yes. Diwata microsatellite. Two years ago, number 6 pa tayo eh. But then Laos launched its geostationary satellite, which is much bigger and much higher altitude. So, naging 7 tayo. So, nalaos tayo sa Laos, kumbaga. Okay. Ganun yung nangyari. So, now we need to catch up. Kasi, even in our ASEAN neighborhood, we're being left behind. We're just advanced from Brunei, Cambodia, and Myanmar. Ibig sabihin, kaya natin, sir. Kaya natin. Kaya talaga. We have a lot of very good scientists and engineers. Yes, it's just a matter of making sure that the focus talaga is something na mabe-benefit yung tao, yung Filipino citizens. Kasi when we talk about, di ba nga, part of the Wata program is we sent Filipino scientists and engineers to Japan, mm-hmm, to train. So part of it talaga is kailangan meron din tayong significant capacity building activities, yung human resources. Kasi we can invest all the amount of money that we want in a space program, but without the people manning the space agency, mahirapan din talaga. So it's a multi-pronged issue na kailangan sabay-sabay itackle or sunod-sunod itackle. So you can only do that once you have a clear roadmap on what where you want to go talaga. So ano mga nakapaloob doon sa inyong House Bill and so, this resolution? So dun sa bill kasi nakapaloob doon is part of it is the Philippine Space Development and Utilization Policy, which identifies 6 key development areas on why we are doing space research or space program. So we have, first and foremost, we do it for national security and development.
Then we do it for hazard management and climate studies. Mm-hmm. We do it for space research and development, space education and awareness, space industry, capacity building, kasi make significant industry na kayang i-generate yun, and also international cooperation. So okay. These are the, kumbaga, the central tenets of the space policy. Mm-hmm. Kung saan, each of this, ito yung naging guideline namin, kumbaga, when we crafted the various roadmaps under NSDP. So we have the Space Research and Development Agenda, the Satellite Development Roadmap, kumbaga, ano-ano yung mga iba't ibang satellite na kakailanganin pa ng Pilipinas beyond Diwata. We have the Space Industry Development Roadmap at saka yung Satellite Data Sharing Protocol Policy. So ngayon, alam natin, di ba, yung ba kasi, katulad ng mga benefits na binabanggit ninyo, let's say yung Diwata 1, nakita natin, nagta-travel yan to capture images. Yes. Let's say may mga calamities na dumating. Yes. Nakukunan na agad. Kayang kunan. Yes. Oh. Although, of course, we're bound by the laws of physics. Mm-hmm. Kasi, di ba, Diwata 1, wala naman siyang thrusters. Okay. And so it's mostly reaction wheels. So, kumbaga, wala, kung saan yung orbit niya, yun talaga yung orbit na na madadaanan niya. No amount of funding can make it push to a different side. Kasi, yun, we have to deal with the laws of nature. Mm-hmm. Yeah. Kamusta National Space Development Program natin? So right now, actually, we just finished the phase one of the NSDP wherein, ito nga, we crafted the various roadmaps in consultation mm-hmm. with stakeholders from academe, government agency, industry, and even the defense sector. In fact, they're very much involved with it. Kasi space technology is a dual-use technology. So right now, we're gearing up for phase two, although we're looking at, ano ba, maging yara, phase two ba, or it will be elevated into an office, hopefully through an executive order. Let's say, ang in-offer natin itong bill na to hindi na-aprobahan, meron tayong plan B? Meron naman. So, mm-hmm. so because we have the roadmaps and the policies, kumbaga nakalatag na yun for the next 10 years. Mm-hmm. Of course, mas maganda na ma-legislate siya, ma-aprobahan, kasi ma-enforce siya bilang batas natin. Okay. So, talagang magiging solid yung foundation ng space program natin. Kasi kung hindi siya maging ma-aprobahan as a law, kumbaga yung legal, from the legal standpoint, yung basis ng space program, hindi siya ganun kalakas, kumbaga. So that's why we need to legislate it. Tell us more about the Space Science Education Program naman. Okay. The Philippine Space Science Education mm-hmm. Program, ito naman yung programa ng DOST-SEI, the mm-hmm. Science Education Institute, wherein we try to encourage students, mostly high school and elementary students, to go towards the field of space science. Kasi maraming opportunities talaga. Kumbaga, it's as vast as the universe itself, diba? So we have a lot of activities, but we focus mainly on the World Space Week celebration, which we do every October 4 to 10. Bakit October 4? Kasi ito yung first launch ng Sputnik 1. It was launched in October 4. So we have water bottle rocket competitions, and yung medyo bago namin is we have the CAN satellite competition naman, wherein yung mga high school students natin, they made a small we call it a can sat kasi kasya sa isang soft drink can, yung soft drink can. Mm-hmm. And then, kahit na gano'n siya kaliit, it performs the same function as a satellite. It gathers data and then it transmits data to the ground station. We launched it using a drone. And then, we did actually the first Asia-Pacific Regional Space Agency Forum CANSAT competition here in the Philippines last November. And I'm very proud to say that Philippines won as the top competitor in that CAN satellite competition among 5 different countries and 9 different teams. So, kita talaga na kaya talaga na Pilipino. And these are high school students. Mm-hmm. Imagine na, kasi usually pagka mga bata talaga, karamihan na majority, yes. May mga talagang takot talagang sa science, diba, sir? Pero merong iba talagang sobrang involvement. Interested. Sobrang interesado sa science. Ang maganda kasi sa space, mm-hmm. halos lahat ng mga, lahat tayo, mm-hmm. dumaan tayo sa stage na we're fascinated about the stars, yes, diba? Gusto we wanted to become astronaut. That's true. Kasama yun. Pero hindi na susustain . Nawawala yung interest. Kasi nga, it's not part of our educational curriculum. And then the usual question, anong trabaho mo afterwards? After. So, eto na yun. We're providing the opportunity, the careers related to space, so that our Filipino youth can consider becoming astrophysicists, aerospace engineers, mm-hmm.
remote sensing specialist and so on. So marami talagang opportunities. Napakaraming opportunities. Yes, that's true. That's true. Usually kasi pag nakita mo lang, alam ko lilipad lang ako sa kalawakan. Who knows, someday we might have an astronaut. Kaya ba so experience niyo na? Hindi pa. Someday, hopefully. Pero challenging rin kasi ang space . Diba? Mahirap, di ba? Mahirap. Gaano kakatagal magstay sa space? Yes. So right now, dahil wala na tayong space shuttle, we only have the International Space Station. Yes. Usually, 3 to 6 months kang nagstay doon, yung mga astronauts. So, kumbaga, rotation yung shifting nila. Although, I think for Filipinos, kayang-kaya yun. May marami nga tayong seafarers na naglalayag for months sa dagat. Nasa tubig ka. Diba? Nasa tubig without, kumbaga, confined ka sa isang space. It's the same in sa outer space natin. Yun nga lang, we do it in zero gravity. Uh-oh. And there are added challenges. Like, of course, the mundane task of going to the toilet, yung mga ganun, di ba? Paano kaya buhay mo pag nandun ka na? Even sleeping, kasi natutulog ka. Nulutang ka din. Naka-tether ka . Kailangan naka-tether ka kasi otherwise you'll float away habang tulog ka, di ba? So may mga ganung challenges. But of course, these challenges can be overcome through constant research and development. So that's why we do these space research and development activities. Sana nga, at ngayon marami nanonood sa atin, lalo mga kabataan, diba? How we encourage these students talaga to pursue their career sa science? So, of course, everything for the viewers na mga bata, everything starts with having a passion, diba? So, you need to be passionate about space talaga. Kasi yun yung magdadrive as to pursue the field of space. And then, of course, you need to have a plan because being a space expert cannot and will not happen overnight. And then, of course, finally, you need to have perseverance. Kumbaga, ano lang talaga, konting tiis lang talaga para kasi mahirap yung trabaho. But then, in the end, it's a very fulfilling and very exciting job and career opportunity. So, we hope that through the Philippine Space Agency, we can provide these opportunities for Filipino students and our younger generation. Yes, very well said. Alam natin talaga lahat ng bagay, pinaghihirapan naman. Yes. At kayo bilang program leader ng NSDP, alam ko marami na rin kayong pinagdaanan. Marami. Mabuo natin itong mga gagandang proyekto, di ba, sir? It's always a challenge for us. But then we welcome the challenge. We know that this is something that can benefit the country. And it's something that the country needs to address the issues that we are facing right now. So, ang hindi naman to parang magiging white elephant na walang pakinabang. Of course, we want it to be used by the Filipino citizens and we want it to benefit the Filipino nation as a whole. Para sa inyo, talaga bang timing na magkaroon tayo ng I think it's a very good Philippine time for the Philippines to have a space agency. In fact, what most people don't realize is a lot of the different countries are looking at the Philippines right now, not just in terms of economics and politics, but also even in space. Last year nga, we hosted the 23rd Asia-Pacific Regional Space Agency Forum, diba? Last November. Wala tayong space agency, but we hosted the APRSAF. And the feedback was very, very, very good, very encouraging. The other countries saw what we can do even without a space agency. What more pa yung magagawa natin pag may space agency na tayo? And through this, we can get more cooperation, we can get more technology transfer, kunsan matre-train din talaga at magkakaroon tayo ng sarili nating space program and space industry here in the country. Pero as of the moment, meron tayong bansa nakatuwang. Halimbawa dito sa pagtutok pa rin natin sa ating space development program. Okay. One of our kumbaga strongest partner is of course Japan because of the Diwata microsatellite program, diba? But then there are other countries who are starting to talk na to Philippines, like even NASA is trying to starting to talk with Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam. So actually even UK Space Agency is trying to talk to Philippines. And then so they see the potential talaga. So we have a very good opportunity, and I think one of the best cases nga or best in the future kumbaga is if we can have our own launch facility. Kumbaga hindi na tayo pupunta sa Cape Canaveral or sa Russia to launch the rockets, but we do it here in the Philippines kasi we are a very good launching spot for satellites, and that's something that cannot be taken away from the Philippines because it's dictated by geography. Kumbaga, based on our location, ang ganda ng site natin talaga.
And we've identified some potential spots for that also. 5 years from now, 10 years from now, ano nakikita natin? Ano nai-imagine natin sa space nation natin or science natin? So hopefully within the next 5 years, we ramp up our capabilities in terms of human resources and in terms of utilization of space satellite data. Kumbaga, mas ma-enhance yung paggamit natin ng information para ma-solve yung mga issues like traffic, food security, maritime security, environmental monitoring. Kasi all these things can be done from space. And then more further down the line, we look forward to the creation of a local space industry. In fact, we have a lot of aerospace engineers na nasa abroad na when they found out about NSDP, They sent messages na if this gets approved or if this gets created, the Philippine Space Agency, they're willing to come back to Pilipinas. So they're earning good job, good money in outside of the country, pero gusto nilang bumalik and to support, so para suportahan tsaka tulungan din ang bansa natin. So hindi na kailangan maging OFW, di ba? So that translates to creating more jobs here in yung space industry natin. But that's a very long, more long-term endeavor, kumbaga. But then, everything starts now. So, dapat lang na ngayon na nagsisimula tayo, kumbaga naka-align lahat ng programa para at the end, the whole Philippine space program is greater than the sum of all its parts. Mm-hmm. Nakakatuwa no, kasi alam natin ang husay at galing talaga ng mga Pilipino. That's kaya true. Lang merong ibang bansa, imagine mas napapakinabangan pa sila sa that's ibang true. Bansa. See, and that's unfortunate, pero yes. Hopefully that would change also in the near at future. At magandang bagay yon, winning sila, bumalik. Exactly. Nakakatulong exactly. Pa sa akin. Kahit kaya kami nagugulat na, uy, gusto talaga nilang bumalik. Oo. So we try to provide that opportunity for our countrymen na dito makasama na nila yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Hindi na nila kailangan mag-abroad. Mm-hmm. Pero sa ngayon, ano yung nakikita ninyong kumbaga balakid siguro or mga hirap para may pursue talaga natin itong mga proyekto na ito? Siguro ang for us under sa NSDP, it's a challenge for us to explain to the public na ano ba yung benefit na makukuha natin sa space. Kasi yun nga, hindi nila nakokonek na yung one of the reasons bakit hindi natin na nagkakaroon tayo ng deforestation kasi hindi natin na mo-monitor. Diba? Wala tayong capability to monitor, let's say, oil spills, mining, yung trailings ng mines, even yung territorial security natin. So we need to explain to the public na importante to, kailangan nato. Hindi to kumbaga hindi masasayang ang pera ng Pilipinas kasi ito yung mga technology na available na makakatulong ma-solve yung mga problems natin. Kasi di ba unang sasabihin, marami tayong ibang problema na kailangang solusyunan. Even for education and health, di ba? Like in our barangays, yung mga remote na barangay, walang access sa internet, walang access sa phone kasi nga walang ground infrastructure. So hindi ngayon ma-diagnose ng tama yung mga pasyente. But through satellite, let's say through satellite communication, hindi na kailangan pumunta ng pasyente, hindi na kailangan tumawid ng pitong bundok para lang malaman na biogesic lang pala yung kailangan or paracetamol lang. Kasi kaya na through satellite communication, an expert, let's say a physician here in the Manila, kaya niyang i-diagnose through satellite technology. Nakikita niya kumbaga yung barangay health worker, sasabihin lang niya, ito yung gawin mo, tugunin mo to. Tapos based doon sa results na makikita niya, sabi niya, ito lang ang kailangan niyang reseta. So ganun kabilis. So may ganong technology. Uh-oh. And it would be a waste for the Philippines not to utilize that kind of technology na nag-exist na ngayon, di ba? Kasi parang feeling ko, ano lang siya, parang imaginative lang siya. Sabi ko kanina, sa pelikula lang natin napapanood yung mga ganitong klase. It's a reality right now. Of course, pag kinumpare natin sa pelikula, may iba talaga na exaggerated. But these kinds of technology exist as of now, and it's even improving. And siguro in the near future talaga, mas magiging maganda yung technology. And it would be a waste for the country not to use this technology to help the nation. Mm-hmm. So it's part of nation building.
So ngayon, sir, ano yung mga school na nag-offer ng courses na related sa science industry? So most of the schools or the universities that offer space-related space, activities, they don't call it space talaga. So some of them are in, let's say, in the physics side. Okay. So universities that have physics programs or electronics engineering, electrical and communications engineering, ECE or remote sensing. So ito yung mga related fields, even environmental science. Ito yung mga related fields talaga na kailangan para matuto sa space. And then pag finurder mo yung sa graduate studies, meron ding kumbaga nag-specialize ka na. Although we have one university also offering astronomy program. So part of it kasama na yun dun sa ano. So halimbawa yung list. Katulad ni Ed, nag-graduate ng ECE. Mm-hmm. Pwede siya. Pwede yun. Kasi when we talk about, let's say, radio communications, di ba? So, using satellite broadcasting. So, ganun yung ano. May ganung, kumbaga, opportunity. Mm-hmm. Okay. Alam niyo, sir, napakaganda ng topic natin. Alam natin, napakarami nakatutok sa atin ngayon. Pero, medyo bitin yung oras. Oo nga eh. Diba? Oo nga. Sayang. Oo nga. I can talk for hours about space. Sir, extended para sa inyo. Kaso kailangan ko. May biyahe pa si sir. Pupunta pa siya. Event pa eh. Diba? Yes. Sa Thailand to learn more about one of the technologies that we can use that can enhance our disaster monitoring capabilities. Talaga, hindi kayo humihinto sa pag-aaral, alang-alang, syempre, nakakatulong to sa ating mismong bayan, yes. Diba? Any more messages, sir, na lang sa ating mga tagasubaybay? Baka meron kayong mga event na pwede namang maki-join yung ating mga tagasubaybay. So, para sa mga viewers ng DOSTv, supportahan po natin ang programa ng gobyerno, ng DOST, to have our own Philippine Space Agency because ito yung talagang makakatulong sa atin and I hope starting next month, actually next month, we have what we call the National Astronomy Week, which is the third week of February. And I hope everyone, not just the schools and the universities, but even the public, would be part of the National Astronomy Week because it's one of the major activities. And I look forward to having all, I look forward to the support of the general public in terms of creating our future space agency. And it's something that our country really needs right now. Thank you so much. Thank maraming you, maraming salamat sa mga naibahagi niyo sa amin. Thank talaga you. Namang we are honored. We are grateful na kasama po namin yes, kayo. Yes, it's always a pleasure to be here. Sa mga susunod pong pagkakataon, babalik kayo dito. Maraming oras pa. Oo, marami pa tayong pwedeng pag-usapan, yes. Di ba? Thank you so much. And thank more you, power. Jeff. Good thank luck you. Po. Ayan ako forever, nagpapasalamat tayo kay Dr. Sese at talaga namang nakamamangha ang kanyang presence at believe na believe kami sa inyong galing at nakaka-insight po ang balita na isa ng posibilidad ang pagkakaroon ng space agency sa bansa natin. At sana nga, ito ng hudyat ng good things that are coming our way. Mabuhay po ang DOST. Mabuhay po kayo, Dr. Sese. The Philippines is indeed ready for its spotlight sa larangan ng space race at space agency. Kaya dapat nating suportahan ang proyektong ito. Sabay-sabay tayo sa pag-abot ng bituin at langit sa ngalan ng science and technology. Dahil ang science para sa lahat, mapabata, mapamatanda, walang pinipiling panahon, walang pinipiling oras.
And that's it for today. Kami ang DOSTv, the channel that delivers science for the people. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami. Kanood lang alas 11 ng umaga, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube. Or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH. And like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang, ang laging nandyan. Tagaraw man o tagulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan. May bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.